Sakay, dahil nandito na kami! Hindi kita mahal, kaya't hindi ako magpapakasal sa'yo. Walang kinalaman ng pagmamahal dito, Amaya. Kailangan ihanda mo yung sarili. Bakit ano yung plano mo? Tatakas tayo. Kailangan natin pagdahan si Elahe. Siya lang ang nakakaalam kung paano natin mapipigilan si Celeste. Sumasalaki ulit si Celeste! Kinakalaban na siya nila Cello! Itigil mo na yan, Celeste! Babalik ka namin sa lugar na dapat mong kalagyan. Walang iba kundi sa hukay. Elisa, dito ka lang. Ayoko naman mangyari masama sa'yo. Eno, ipangako mo sa akin na hindi mo ko iwan kahit na anong mangyari. Pangako, Elisa. Zera! Ginawa ko lahat para sa'yo, Eno. Pero sa kabila ng lahat, mas pinili mo pa rin si Elisa. Hanggang ngayon siya pa rin ang mahal mo. Zera, parang awa mo na, palayain mo na kami. Tama ka, Elisa. Dapat ko nga kayong palayain. Zera, what? Huwag ka na lumaban, Amaya. Nahihina ka na. Kailangan matigil ng kasama ni Celeste. Akong tuturong sa'yo. May natitira pa ako isang sandata. Pilip din ako sa'yo, Aquano. Ayaw mo talagang sumuko! Ngayon, malaya na kayo sa inyong pag-iibigan. Sarah, hindi mo dapat ginawa to. Ito lang ang tanging paraan para makalaya ako. Mahal na mahal kita, Eno. Paalam. Tulad ng mapayapang alon sa karagatan, naway makamtan mo ang katahimikan sa kabilang buhay na iyong pupuntahan. Itigil mo na yan, Aro Celeste. Sinasabi ko naman, hindi ka talaga mapagkakatiwalaan. Isa kang ahas! Wala na kayong magagawa. Wala na! Ikaw pa rin ang pumatay sa akin. Hindi. Hindi ako balawis. Kundi ang kasakiman mong pumatay sa'yo. Kasalukuyan nilang kinakalaban ngayon ang aking kakambal, Elahe. Pero paano namin siya matatalo? Ganung palagi na lang niya nakukuha ang aming mga kapangyarihan at ginagamit niya ito laban sa amin.
Kung tama ang aking sapantaha, maaaring mas malakas ang kapangyarihan ng bunga kaysa sa ugat. Lalo't isa itong mutano. Ako ang tinutukoy mo? Oo, Alona. Pero ang tanong, handa mo bang patayin ang sarili mong ina upang wakasan ang kanyang kasamaan? Ako ang nakapatay sa'yo, Celeste. Hindi ang isang kagaya mo lang, Pirano, sa makakapatay sa'kin. Walang anuman o sinuman ang makakasupi kay Celeste! Hindi ko alam kung kaya ko bang patayin ang sarili kong ina. Kung meron lamang sanang ibang paraan. Kapatid ko pa rin si Celeste. Kahit papano, minahal ko siya. Ngunit kamatayan lang ang dalalabing hakbang para tapusin ang kanyang kasamaan. At kamatayan din ang susi upang muling mabawi ang kapangyarihang kinuha niya sa Polaris. Kailangan mo ibalik ang kapangyarihan sa Polaris. Kung hindi, magugunaw ang buong Atlantika. Ano ang dapat namin gawin para patigilin ang aking ina? Kailangan mong kunin ang kapangyarihan niya hanggang sa masayad ito. At ikaw, Alona, na magiging sisidlan nito at magbabalik din ito sa Polaris. Ang Polaris! Dahil sa ginawang pagkuha ni Celeste sa kapangyarihan ng Polaris, unti-unti na itong nawawasak at talinsabay ng pagkawasak nito ay ang pagkagunaw ng buong Atlantika. Hindi. Hindi maaaring magunaw ang Atlantika. Maaari pang maagapan ang lahat. Kailangan niyong magbatali. Kailangan makuha ang kapangyarihan ninakaw ni Celeste sa Polaris. Kailangan maibalik yun sa lalong mataling panahon bago pa mahuli ang lahat. Wala ka talagang kadala-dala, Akwan. Hindi mo ako mapapabagsak gamit ang laruang yan! Napanalunan natin ang laban. Naabot na natin ang hangganan ng digmaang ito. Panahon na para magsamang muli at magkaisa ang sandatahang sinturyo ng Atlantika. Pero hindi pa natin natitiyak kung napagtagumpayan ni Haring Barakud at Agat ang laban kay Celeste. Ina!
Lester! Galos. Ito lang ba ang kaya mong ibigay sa akin, Aquano? Ang galusan ako? Ina. Patawad. Dito. Pinakasan na ni Zera ang kanyang buhay. Pero bakit? Dahil hindi niya matanggap ang pagkatalo. Ang pagkatalo ng kanyang puso. Patay na siya. Paano mo natalo si Celeste? Tanging dugo ko lang makakapigil sa kanya. Kailangan natin siya maibalik sa Polaris para manumbalik ang kanyang lakas. Kailangan mailigtas natin si Alona. Unti-unti nang nawawala ng enerhiya ang ilang bahagi ng Atlantika. Kailangan nang maibalik ang kapangyarihang kinuha rito. Maya. Diyos ko, huwag niyo naman sana pabayaan na may mangyari sa anak ko. Inay! Amaya! Amaya! Tagumpay kami, Inay. Kamusta? Hindi ka naman na ano? Salamat sa Diyos. Tiyak, nasa Atlantika na si Alona para ibalik ang kapangyarihan ng Polaris. Bakit hindi pa tayo bumabang lahat sa Atlantika? Hintayin na muna nating magbalik sa normal ang nasirang Polaris. Bukod doon, nagkasundo na kami ni Agat. Bababa lang tayo ng Atlantika pag natupad na ang kasunduan. Oo, Piranus. Kapag natupad na ang pag-iisa ninyo ni Amaya, at saka na tayo babalik muli sa Atlantika upang iluklok ang panibagong hari at reyna sa kanilang mga trono. At magsisimula na tayo ng panibagong kaharian. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ihiga na siya rito. Nakuha na ni Alon ang kapangyarihan ng Polaris mula kay Celeste. Kailangang maibaliktad niya ang kapangyarihan ng Polaris.
upang manumbalik na ang kapangyarihan ng Atlantica. Ate! Ilahi? Ngayon lang na may isang nilalang ang nagbalik sa kapangyarihan ng Polaris. At isa pang mutano. Hindi ko rin alam kung anong mangyayari kay Alona. Ate, magising ka. Dahil sa pinagsanib na puwersa ng ating mga pangkat, at dahil sa pagkakaisa at pagtutulong-tulong na ating ginawa, napabagsak natin si Celeste. Ang salot na sakim sa kapangyarihan ay nasupil na. Malaya na uli ang Atlantica! Mabuhay si Haring Malakot! Mabuhay si Haring Agat! Mabuhay! At tulad ng ating napagkasunduan sa pagbagsak ng pamumuno ni Celeste, isisilang natin ang bagong pamunuan ng Atlantica. Isang pamunuan na pag-ahatian ng dalawang hari ng Atlantica na ating pag-iisahin sa pamamagitan ng ating mga anak na si Piranos at Amaya. Pero nasan nga ba si Amaya na tinutukoy mong mahal kong hari? Luana. Tapos na ang labanan. Sa wakas, malalagay na rin sa tahimik ang Atlantica sa ilalim ng dagat. Pero ang pagsubok natin ay nag-uumpisa pa lang. Hindi ba dapat nandito sila? Sa ating pagdiriwang? Pati si Aquano wala rin. Tiyak na magkasama na naman sila. Paano kung magiging Reyna ang isang babaeng hindi naman ako mahal? Manahimik ka, Piranos. Ang pangako ay pangako. At hindi kailanman mabubuwag ng anuman. Hindi ko nakakalimutan ang aking ipinangako. At sisiguraduhin ko sa'yo na matutupad yun. Dapat lang agad. Alang-alang sa iyong anak at sa katahimikan ng Atlantica. Camaro, hanapin mo si Aquano at Amaya. Kailangan ko silang makausap. Kapag malagay na sa tahimik ang Atlantica, magbabalikan na ang lahat dito. At saka na mag-uumpisa na ang pinakamalaking pagsubok natin. Dahil matutupad na ang pinagkasunduhan ni Haring Barakod at ni Haring Agat. Pakakasal ka na kay Piranos. Hindi. Ayoko. Ayoko mangyari yun. Hindi talaga ang papahayag, Maya. Anong binibalak mong gawin? Kung ano yung napag-usapan natin. Tatakas tayo. Saan naman tayo pupunta? Kahit saan. Basta ang importante magkasama tayo. Aquano. Tinatawag niyo raw ako, Haring Agat. Alam mo na siguro kung bakit. Oo. Tungkol sa napagkasunduan nyo ni Haring Barakod. Nais ko itong maisakatuparan sa lalong madaling panahon. Isasabay ko ito sa pag-aayos ng Atlantica. Para sa muli nating pagbabalik sa Atlantica, ay mayroon na tayong iluluklok na bagong hari at reyna sa kanilang mga trono.
Haring Agat, nagmamahalan kami ni Amaya. Alam ko, Aquano. At iginagalang ko ito. Kung ganun ay palalayain mo kami. Ngunit marami pang mas mahalagang bagay na dapat nating sundin kaysa sa pansarili mong damdamin. At yun ay ang kapakanan ng Atlantica. Kilala ko si Aquano. Hindi siya papayag na maikasalo kay Amaya. Mabuti kung ganun. Akala ko ba dapat walang makasagabal sa plano natin? Dahil sa gagawing pagputol ni Aquano sa kasunduan, lalo siyang hindi magiging sagabal sa atin. Kilala ko si Agat. Gagawin niya ang anuman na pagkasunduan namin. Kahit na ang kamatayan ni Aquano ang kapalit nito. Pero hindi ko pa rin makuha. Bakit kailangan akong ikasal kay Amaya? Dahil kailangan pa rin natin ang kapangyarihan ni Amaya. Bakit? Maraming magagawa ang kapangyarihan ni Amaya. Lalo na ang kanyang tinig. At malaking bahagi nito sa aking mga susunod na plano. Matagal na nagdaranas ng digmaan ang Atlantica. Marami na ang buhay na nasawi. Marami na ang buhay na nasugatan at nasaktan. Kaya't napapanahon na para sa pagkakaisa at kapayapaan. Nasimulan na natin ang tulong-tulong nating pagpatay kay Celeste. At itutuloy natin ito hanggang sa mabigyan natin ng katuparan ang napagkasunduan namin ni Barakud. Pero sapat na bang dahilan niya? Oo, Aquano. Maraming beses na tayo nilinlang ni Barakud. Hindi ka ba natatakot na maaari niya tayong lokohin ulit? Pero pumayag siya na paghatian namin ang pamumuno ng Atlantica. Sakim si Barakud. Hindi ako naniniwalang papayag siya na makipaghati sa Atlantica para sa'yo. Sinasabi mo lamang yan dahil nananaig sa'yo ang damdamin na hindi dapat. Usap ko na ang iyong ina. At alam ko ang pinagdaramdam mo. Hindi ko kasi maintindihan kung bakit kailangan ako ipagkasundo kay Pirano. Doon lamang makakatiyak si Agat na magiging tapat si Barakud sa napag-usapan nila. Kaya gagamitin niyo ako ganun. Amaya, huwag ka magsalita ng ganyan. Alang-alang sa kapahimikan ng Atlantica, kaya natin gagawin ito. Bakit? Alang-alang din ba sa Atlantica kaya ipinagpalit ninyo si Haring Agat kay Barakud noon? Ayoko ng gulo, Aquano. At lalong ayoko magkabanggaan pa tayo. Matalik kong kaibigan ang iyong ama na si Ereus. At alang-alang sa kanya, hindi ko hahayaan na masaktan ka. Pero sinaktan mo na ako nung pinagkaloob mo si Amaya kay Barakud. Hindi ko na alam kung ano pang mas masakit sa ginawa mo. Pareho tayong nagsakripisyo para sa Atlantica. Ako noon, nang ibigay ko ang sarili kong anak. Ikaw naman ngayon. Kaya tinihiling ko sana sa'yo ang isang mapayapang pagpaparaya kay Amaya, gaya ng ginawa ko noon. Amaya, patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya. Huwag kang mag-alala rin na si Leves. Hindi niyo na ako masasaktan eh. Dahil nagawa niyo na ang pinakamasakit na bagay na maaaring mangyari sa buhay ko. Amaya, higit na malaki ang kapakanan ng Atlantica. Ikumpara sa hangarin natin lahat, sana maunawaan mo ito. Naunawaan ko naman.
Pero hindi ibig sabihin nun natatanggapin ko na lang ang kapalaran na yun. Lalong-lalo na si Juan. Nang nakakasiguro ako na ipaglalaban yung pagmamahalan namin hanggang sa wakas. Dito naman po kami. Para sa'yo. Iwan na muna natin siya, Kiko. Paano kung hindi po magising? Gagawin ko ang lahat upang matulungan siya. Talaga po? Oo, Kiko. Malaki ang utang na loob ng Atlantica sa iyong kapatid. Dahil sa kanya, nabalik ang kapangyarihan ng Polaris. At ngayon, magsisimula na ding maghilom ang mga nasirang gusali dito sa Atlantica. Hindi ganun kadali na ilayo niyo sa akin ang babaeng pinakamamahal ko. Handa ka na ba? Oo, handa-handa na ako. Ate Lisa! Tingnan mo! Yun na ata ang kurnias ni Haring Agat. Niloko mo ako. Magbabayad ka.